YouTuber, Colombo speedrun, TikToker, minor enjoyer, valedictorian, speech plagiarism, DJ Luyo. Ano ba pa mga balita ngayon ngayong linggo? Ito ang Balitangina. Kumusta mga kanser? Ako nga pala si Merites para mag-legit legit fake news sa Pilipinas. Ito yung rason bakit ka nagpupunas ng puwet pagkatapos mo tumahay sa para sa mga taong tulad nito. So, kamakailan, meron isang Pinoy YouTuber na nag-ngalang usapang diskarte na na-terminate dito yung Tito YouTube. So, ano ginawa niya, Pao? So, simple lang naman, nag-post siya ng mga ganitong klase na video. Inaabot pa siya ng 5,000, 10,000 views at meron pa siyang 250,000 subscribers. So, paano pa siya umabot ng ganito karaming subscribers? Kung ganitong klase mga topic ang pinag-uusapan niya. Tignan ko ang kanyang mga video. Boom! O, siya para ako nasa panoon ng year 2000 ng YouTube na sobrang may joga lang. Okay lang kay Tito YouTube, pwede ka mag-add. Sobrang lahat pwede. Yung literal, lahat pwede sa YouTube. Isipin nyo lang yung isang lalaking sobrang daming testosterone sa katawan. Sobrang makismo. Toxic masculinity. Ganong klaseng lalaki. Salamat naman na na-terminate agad si Tito YouTube within 24 hours nung nag-reporta na yung mga tao na nag-viral na siya. Pero pala siya dito, baka membership. Ayun, how to join, premium membership. Meron po tayo sa... 1,000! Sa amin nga, 129 lang a month. Meron ka lang uploads. Meron ka pa mga emojis na pwede mo gamitin. Bocha, easy heart ka sa akin. So, may mga guest naman sa mga ganito. Walang kakwenta-kwentang tao. Paano siya hindi natanggal agad dito YouTube? Naisip ko, anong nuance? Anong context? Yun yung nag-i-enjoy akong himayin. Kitulad na paghimayin sa mga bata. Tinansik mong salitang bata at ginawa mong child, diba, sa English. Maraming tears ang pagiging isang bata. Nag-grow ka dun. Okay, diba? Isip mo yung bata is bata lang na mga below 10 years old, hindi. Scientifically at legally, pag ginagamit yan sa mga courtroom, sa mga legal cases, ang usapan nila ay parang ganito na, mas close na sa siyensya. Early childhood, from pagkapanganak hanggang age 5, middle childhood, hanggang 6 to 12, at adolescence, 13 to 18. At tandaan nyo, ang 18 is legal age na mas safe ka na dyan. Hindi ka na sa likod ng selda. Galingan mo dumiskarte sa likod ng kulungan, at yun ang pinaglalaroan niyang salita. Kaya siguro, umabot pa, na nung tinignan ko yung kanyang mga video, pag nakalagay na 18+, alam ko hindi nakalagay yung 18 plus noon eh. Kasi dinaanan ko, in-skim ko yung kanya mga videos. Gulat ako, paano kung makapat ng 250,000 subscribers? Believe na believe ako sa kanya. Siguro kung meron siya nagawang mabuti sa buhay niya, yun kung paano alagaan yung challenge niya. Talagang nilakaran niya yung nuances, yung contextual, cultural difference sa pagitan ng iba't ibang mga tao na nagmamanage sa YouTube. Kasi ito yung mga panahon, hindi ka na makakita ng ganitong klaseng channel ngayon eh. Mga ganitong klaseng thumbnail na year 2000, nakala mo ang mod lang ng YouTube ng parang isang matandang lola na mayroong dial-up na internet. Tabuti ka pa ng buwan bago ka ma-age restrict. Ito talaga ngayon, instant lang eh. Mag-post ka lang ng ganyan, malagay ka lang ng sobrang pangit na thumbnail, may joga, age restricted, demonetize agad. Lahat pwede mo pagkakitaan ngayon, hindi na pwede yun. Kaya pala meron siyang membership fee, doon siya nagsasalita. Dun. So yun, nakakadiri lang na may ganitong tao. At kaya nung na-terminate siya, gusto ko lalo siya pagtawanan. Kasi nakakatawa siyang mawala sa YouTube, eh, di ba? Parang basurero, literal. At ako, so ba hindi siya self-aware sa sinasabi niya? Eh? At the end of the day, ang sinasabi niya, grooming. Kasi last yung video, ang title is PDF file. Yun yung binabasa lang niya yung comments. Kasi kamakailan nag-viral siya. Nagre-react siya sa mga comments ng mga tao sa kanya. Yun ko ang bata na okay lang may mangyari sa amin kahit bata pa siya. So yung RA section, ganyan-ganyan, bawal yung mga ganyan. Di ko alam ba't kailangan ka pang sabihan sa mukha mo na mayroong batas na bawal ka malumanding ng bata. Hinahanda ko lang naman siya. Yun nga ang grooming, hindi yun pwede. Hindi pwedeng hinahanda mo na siya pag legal age na siya. Bawal yun! Di ko alam ba't may mga vloggers na gusto mag 24-hour challenge sa likod ng rehas. Ang dami-daming content, tinamukha ko, dakilang manggagatas, napakaraming content dyan. Wag na bata. Wag sa ganitong paraan. Na age restrict siya ni Tito YouTube. Para ma-age restrict, ano, bibigyan ko lang kayo ng onting konteksto pagdating sa age restriction. Ang age restriction ay hindi palo ni Tito YouTube. Isa lamang itong limitasyon kung hanggang saan makakakita nito, 18 and above, or pag meron lang account. Pero sa community guidelines strike, illegal na yun. Bawal yun kay Tito YouTube. Okay, merong gore, merong excessive gore, merong mga batang nasasaktan, pinapahirapan, sexuality. Ba, napakarami yan. Basta merong, lagi lang isang screenshot dyan ng mga bawal kay Tito YouTube. Ngayon, itong particular na video na ito, na in-age stick ni Tito YouTube, ibig sabihin niya, meron isa silang empleyado
na pinanood yung video at naisip niya, hindi to pwede sa lahat. Kaya i-age restrict ko lang. Hindi niya naisip na, bawal to! Boom! Tanggalin natin. Hindi niya naisip yun. So ibig sabihin, merong cultural difference. Hindi Pilipino yung nagbasa nun. Imposible talaga eh. Pero pag tinignan mo pa lahat ng kanyang mga videos, hinahanda lang niya yung bata habang sa pagtanda para ready na siya agad para sa kanya pag abot niya ng 18 years old, 'di ba? Pag legal na siya. Kailangan sinasabi mo sa kanya, "Uy, huwag mong ipagkalat na hinahalikan kita sa pisne." Yung mga tipong ganun, "Uy, huwag mong ipagsabi na hinahalikan kita." Saka mo na lang sabihin kapag nasa tamang edad ka na. Bawal pa din 'yun. May intent ka pa rin kasi. Gino-groom mo siya. Yun yung term ng grooming, 'di ba? Hindi parang sa ano, sa barberya, inaayusan mo na ng buhok, hinahanda mo na siya. Bawal din 'yun. 'Yun ang hindi naiintindihan dito ng usapan ni Scapin. Ganyan. So, 'di ba, umabot pa to kay Risa Ontivero, siya malilagay siya diyan na di sorry, paano mapapayag bata may gawin kayo? Buha pa siya ng Microsoft Word. Napakagaling. Pero 'di ba, yung mga sisa, kailangan alam niya may gusto ka sa kanya o gusto mo siyang tusukin. 'Di ba, yung mga terms niya, sobrang vague. Kaya hindi siya mahabol ng mga tao hindi naman Pilipino. Hindi alam yung cultural at contextual difference at nuances sa sinasabi niya. Kailangan makita niya na okay lang may pagrelasyon. Kailangan malilis yung normal lang na makaranas siya. Doon, binabasa ko palang parang dumidila ako ng tae. Sobrang kadire. Nalalasahan ko yung tumbong ng 10,000 Pilipino dito sa labas. Habang binabasa ko to. Nung kamakailan balita kaya na chill lang tayo. Ngayon, medyo bumigat na. So, sunod na balita kaya na tapos na tayo sa YouTube. Bumunta naman tayo sa TikTok. So, kamakailan isang TikToker na si Earl ay nasdawit sa isang vlog viral na confession daw ni Aki. So, mga alleged lang to. Ayan, umabot to ng halos 8,000 shares na nagme-message daw siya ng mga bata or meron siya mga kasintahan at kalandian ng mga bata. So, pareho lang. Hindi ko na dadaanan talaga to kasi napakakadiri. Bibigyan ko lang kayo ng snippets nung conversation nila. She'll turn 18 next year. Wow! Ibang-ibang version to ng abangers. Abang-abang lang sa presinto. Nice. Hawak yung kaligayahan. O, hawak niya yung rehas. Para palabasin ka. Friend, ikaw lang friend to si Aki. Sinubukan pa niya ipagtanggol to. Kasi talagang hindi naiintindi ni Earl. At kung naalala niya si Earl pa, naalala ko na-feature pa siya dito sa channel eh. Siya yung dun sa ice cream. Ba, nag-react pa ako dun. Iba pala ibig sabihin ice cream na yun. Ayoko na! Tama na to, kadiri. Nakaka-stress ba, bro? Mas nakaka-stress. Pakulong. Meron pa dyan na parang sasabi niya, alam kasi ng parents niya, magkasama naman kami, ganyan. Bakit mabilib-bilib kayo sa mga magulang? Ang mga magulang, pwede pa rin sila magkaroon ng lapses of judgment. Okay? Hindi sila Diyos. Pwede pa rin sila magkamali. Batas na yung pinag-uusapan eh. Would age be matter ba? Yes, it would matter pag hindi pa siya legal noon. You know, false allegations, lalo na sa grooming. Hindi mo ata naiintindihan early. Pag ang isang groomer, hindi mo kailangan i-force ang isang minor. Kasi nga wala pa sila sa tamang pag-iisip. Hindi pa nila alam yung kailangan pinapasokan na quote-unquote relasyon. Kahit hindi pa kayo relasyon. Hindi mo pwede yun. At ikaw, bilang isang mas matanda, mas nakatatanda, mas alam mo dapat yun. So, kanilang dari sa usapan nila na umabot ng 30 photos, hindi ko na babasahin. Parang may taing nag-MacArthur sa ibabaw ng mata ko, tapos kailangan ko i-flush. Very factor-based na lang dari sa. Basta ang grooming ay hindi kailangan consensual, illegal na gawain, kahit hindi niya alam, kahit hindi mo finors, basta kausap mo at meron ka intention sa pag-legalize siya, na may pag-relasyon, na pagkaroon ng beyond sa relasyon na yon, grooming na yon. Family copyright, eto na lang kaysa ma-demonetize. Copyright. Ah, siya ba yung sa lola? Yan, alam ko na daanan. Dalawang beses ko na pala siya na daanan. Misage! Ayan, tara, dumami ang ating subscribers. Nice, sunod. Blur ko lang lahat ng mukha nila kasi hindi ko alam kung siya nga ba talaga to. Misang gumagamit siya ng mga fake na face. Kawawa naman to kung hindi siya talaga to. At ayoko na rin malalaman ng kanyang tunay na mukha. Hoy, hindi ako mapupunta dyan! Never ako nagkagusto. Ngayon pala ako bata na inis na ako eh. Wala na yung mga may ingay sa SM, yung mga iniiwan ng mga magulang sa food court. Paano to naging challenge? Eto pwede pa kasi pareho sila legal age.
iba yung age gap at iba rin yung pag yung gap nyo ay lagpas na sa 18 years old below. Iba yung age gap ng isang 22 years old sa 16 o 17 years old at iba yung gap ng isang 21 years old sa isang 45 years old. Hindi iniisip yung gitna. Iniisip yung pag umabot ka na ng 18 below. Yun yung issue. Sunod na Balitangina. Ayan, bagong panganak, Strigwill, na gamer, na tatay, ano pangalan ng Strigwill. So, yung pinahirapan mo talaga siya, no? Tapos, hindi siya Dota player, no? Naging LOL player siya. Pentakill! PaoLUL yung kanyang pagkatao. At least, sure ka mamadali makuha ng NBA clearance dahil wala, sigurado wala ka pareho. Pero, oy, bago ka tumanda, lumayo ka na sa mga na-feature natin kanina, mga, ano, influencers. Sunod na balita ngayon, ito na ba yung pinlagerized daw na valedictorian speech at itignan. Lang. The short term for the Filipino word lamang, which means just or only. Lang. A shortened Filipino word for lamang, which means mere, just, or only. Yun lang, yan lang, ito lang. Yan lang, or ito lang. How many of you have heard these lines from your friends, family, and even mere acquaintances? Ah, maskom lang. Video, video, tapos endo after ng project. Ano? Malapit tumaskom sa cohorts, ha? Hayop yun, ha? Management lang? Di ba polo plan lang yun, tapos magsusulat kayo dun ng mga number? Ah, alam mo, ang hina mo. Mag-edo ka na lang kaya. Entrep ka lang. Di ba, tinda-tinda lang yan? Office ad ka lang. Ah, sulat-sulat, encode-encode lang. Tourism ka lang. Ang iniba lang niya yung mga kurso na nilait. Taga-smile-smile lang. HM ka lang. Diba luto-luto lang yan? But what does this imply? Knowledgeable people shouldn't be teachers? I shouldn't teach because I won't get rich from it? Who should be teachers then? Thus, this implies that intelligent people should not be in the field of hospitality, tourism, and business management? If our profession is deemed unusual, impractical, easy, does this indicate that business management are impractical, basic, and easy? I beg to disagree. I beg to disagree. But hindi pa ang laking contrast nito kasi valedictorian ka eh. O di para ang dali tuloy tignan yung mga achievements mo na parang dinaya mo lang din tulad ng pagdaya mo sa speech mo. So, nag-comment naman na rito ang Camarines Sur Polytechnic Colleges. Okay, Roberto Sarni Marhar, sa kaya pinoto, has been sent down by Ms. MV. Apologize to Ms. Okay, for the carefree idea of Mr. Ayin. Unintentionally copying the... Unintentionally? Sure na sila doon? Ah, okay. So, hindi nila nilaglag si Mr. JV. Yun na nangyari. Hindi ba parang paradox yung unintentionally copied? Merong act of copying eh. Dapat unintention... Dapat accident. Pero pwede ka mag-accident ng ganun kasakto? Even yung intro. Ito mo, sari no? Joselito de los Reyes pa! Kilalang writer yan. Ang ganda na oxymoron. Pareho lang this is some paradox, diba? Para masinabing malamig na apoy. Hindi ito yung gusto kong desisyon. Kung ako yung papipili, hindi ko siya gusto desisyon. Pero diba, balita lang naman ang pakialam natin. Hindi ito opinion nita. So, galing kay Bibo Yaj. You may be uncertain. There are many times ahead of us, but do not be discouraged. Have faith in God. And take a leap of faith into the unknown, and I'm sure He will be there to catch you. He will never give you up, let you down, and desert you. But faith alone can help you. You must also work hard to achieve your dreams. Believe in yourself. Thank you so much, man. Congratulations. Graduation Rick Roll. Ito ang gusto ko, classic speech. Very good. At least yung kinopya niya, di ba? Para ba Rick Roll tayo lahat. Salamat. Diba? Kanya-kanya ang compensation. Wag lang tayo man. Hindi mo to pwede ma-plagiarize. Yung aking shish skills, hindi kaya yan, boy. Congrats. At huling balita na ito naman yung awayan sa pagitan ni DJ Lulu at Janine Bertin. So, nag-post si Janine Bertin at nag-update na kanyang cover photo ng isang petition na palitan ng airport
yung Ninoy Aquino International Airport at ipangalan kay DJ Luño. At nainis si DJ Luño noon dahil nag-publish siya. Nakatakot ganito mga tao, headline ba siya God? Katuwaan, tapos pinabash siya pagdating mga tao involved. You're better than God by some weird shit, di ba? Lahat yung pinagdaanan natin ngayon mga balita is very weird shit. Pareho silang mali dito. Tinignan ko na to, pareho silang mali. Public figure si DJ Luño. Wala kang magagawa, imi-meme ka nila out of context, di ba? Mukha kang tanga, nagigets ko yun. Panood dun yung bucklers, talaga pinagtitripan si DJ Luño. Alam ko si DJ Luño may mga ginawang mali na nung nakaraan. Pero syempre, dapat ang mga tao ay malait lang or ma-criticize lang sa kanilang mali at hindi na dumihan pa ang kanilang pagkatao kung hindi naman nila deserve yung kanilang ginawa. So ito, pantitrip lang talaga to social media. Naging mas malaki lang tong drama kasi nag-react si DJ doon. Mabumukha lang kasing madali kang tabla ng mga pantitrip. Meaning, kung ako yung mga troll na yun, lalo kong gagawin. Bato ka lang ng kahoy dun sa apoy. Ito mo, sabi ko sa'yo eh. Tapos di ka na nag-react eh. Let's see. Okay na. Okay na. Ito nagtatapos yun. Kung gusto pa naman ganyan ito, balita, kinapit yung like, share sa mga ayaw sa bahatan yung friends. Yung walang ba't kailangan pa? Sabihin nyo kasi subscribe. Merites na mamalam.